Let's all stand. Tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Dito po tayo sa James chapter 5. James chapter 5. Verse number 17. James chapter 5 verse number 17. Kita niyo naman ako din? Amen. Okay, basahin po natin ito. Ready? Read. Elias was a man subject to like passions we are, and he prayed earnestly that it might not rain, and it rained not on the earth the space of 3 years and 6 months. Tayo po ay manalangin. Pagpalang Diyos, sumapayin sa lahat. Dalayan mo po na kayo po ay mag-usap sa puso't isipan ng bawat isa. Magpalayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa amin. At dalayan mo po na marami kami matutunan dito po sa inyong salita. Lahat ito ang inadalangin, pinagsalamatan sa matanis sa Panginoon Kristo sa aming Diyos sa kapaligtas. Amen. Please be seated. Elias or Elijah was a man subject to like passions as we are. So, ang pamagat po ng isang umaga is all about Elijah, a man just like you and me. So, walang pinagkaiba po ito si Elijah. Okay? During the time of Elijah, they have 3 years, more than 3 years drought. Okay? Drought. At tuyo po yan, mga budel. Ang ibig sabihin nito, siya po ay nakapag-experience ng food shortage, maaaring pain, maaaring kahirapan, so on and so forth. Just like today, na meron tayong enhanced community quarantine. The difference between the time of Elijah and our present time is technology. Si Elijah, wala siyang malibang hindi pa nandito ang basketball ng araw siguro. Volleyball, tennis, hindi pa. So wala. At least dito, everybody. O, oh, di ba? Pag ang tao ngayon, pagka naboryo, nagtutungis. O, di ba? Nagsabo. Dami pa kayo ba? Di ba? So, nakakarelate kayo, siguro, ginagawa niyo. Hey, labas na ulo. Okay? So, today, we can call, we can connect, and enjoy social media. Okay? So yun po yung pagkakaibahan sa time ni Elijah at sa pagkakaibahan. Elijah was a man just like you and me. Elijah appears on the pages of the Bible without family history. Wala siyang Wala siyang historia patungkol sa kanyang pamilya. His birth, his early years, wala po doon. Bigla na lang siyang pumasok sa eksena ng Biblia. He was tough enough to talk back to the king. Alam natin yan, talagang masigasig siya. Yan po yung sa 1 Kings chapter 17 verse 1. Sabi po dyan, and Elijah the Tishbite, who was one of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab. Itong si Ahab, siya po yung hari ng time niyon. As the Lord God of Israel liveth, whom shall I stand, there shall not be dew nor rain these years, according to my word. Akalain mo, ang tapong-tapong salubungin niya si Haring Ahab at sabihin niya, walang ulan. Pambira lang yun. Kailangan ng tao talaga ulan eh. Pag walang ulan, problemado. O, di ba? Paano yung pananim? Papatay lahat yun. Paano yung mga pagkawala ng tubig sa loob ng 3.5 years, yung lupa niya, magkabitak-bitak na yan. Okay? He was tough enough to talk back to the king, yet tender enough to pray for the life of a child. Diba yung bata nung namatay? Pinagpipray niya yun. Ayon sa 1 Kings chapter 7. He went unto the Lord and said, Lord God, pwede bang pagalingin mo? Sabi niya sa verse 21, and he cried unto the Lord and said, O Lord God, I pray thee, let this child's soul come in unto him. Napakatikas na lalaki itong si Elijah.
at talagang kumprontahin niya yung hari, pero naman, napakalambot ang puso niya nung namatay yung bata. Pinag-deprive niya yun. Okay? Another one, he was courageous enough to challenge the prophets of Baal and even try to kill them. Hindi lang try to kill them. Talagang pinatay niya. O, di ba? So, 1 Kings chapter 8 and verse number 47, John and Elijah said unto them, if the prophets of Baal, let not one of them escape. And they took them, and Elijah brought them down to the brook, broke his horn, and slew them there. Pinatay ni Elijah. Eh, hindi ito isang tao lang ng mga propeta ni Baal. Ulang-ulang ito mga 400 ayon sa biblical account. Ano ho? Ngayon, ito po yan. Noong siya po ay napatay na po niya yung mga ano, propeta, although matapang siya, but human enough to run for his life. Takot din. Ang tao may tapang, may takot. Di ba po, mga kapatid? O, ganun din yun. May kastigan, pero may kalampingan din. Ganun din sila. Tsaka sila, tsaka tayo, wala pong pinagkakaiba yan. Okay. Ngayon, makita natin, pagka titingnan natin kung anong meron si Elijah na meron din tayo, unang-una, makita natin the faith of Elijah. Just like today, we have faith to our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Men of faith see things while others do not. Okay? Believe when others cannot. Yung iba naniniwala, samantala yung iba hindi. O, di ba? Para yung dalawang bata nag-uusap. Sabi nung isa, wala kang utak. Sabi nung isang bata, bakit? Nakita mo na ba utak mo? Hindi. O, dalawa tayo. Mga batang usap ba? They act when others will not. Okay po. Some list of Elijah's faith to God. So tayo po, meron tayong mga listahan ng mga pananampalataya natin. How we grow our faith, no? Ano tayo lumago, tumatag sa ating pananampalataya, just like Elijah. Meron lang po kay Pahan, ito si Elijah, medyo maganda yung track record niya sa pananampalataya. Under that, he believed God could shut up heavens. Naniniwala siya na yung langit ay hindi pwedeng magbigay ng ulan. O, di ba? At yun po'y nangyari, 43.5 years, na wala pong ulan. Paano kaya kung ang quarantine natin na abot ng 3.5 years? Ay, diyan. Ay, diyan. Yeah, quarantine. Parang tribulation na yun, ano? Lahat yun ang tribulation. Kaya ayos yun, ah. Oh. Pero ngayong umaga, pag natin ka dyan, ang dami ng sakyan, eh. Parang maliwalas na ang dami na. May nagtitinda na. Dami na, eh. Parang back to normal na, eh. Okay, yun po yung sa 1 Kings chapter 17, verse number 1. Under that, he believed God to supply his needs. Yung song, ano kanina, yung special number. God will supply. Tayo yung mga patid, dumating sa mga panahon na tayo po ay nangangailangan at napatunayan natin na meron tayong Diyos at ang Diyos natin ay nag-supply ng ating pangangailangan. Amen, mga kapatid? Amen. Just like Elijah. He believed God to supply his needs. Dito po sa, ano, 1 Kings 17, verse number 13. And he said unto her, fear not, go, thou as thou hast said, make me thereof a little cake first. Lain mo, demanding itong si Elijah, punta ka muna, luto mo ako. Kasi nga, ito last meal ito ng mag-ina. Pagkatapos dyan, sabi ni Elijah sa verse 14, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of milk shall not waste, neither the horse of oil fail, until the day the Lord sendeth rain upon the earth. O, isipin niyo yan. Ang tao ng araw, simple lang ang buhay. Ngayon, komplikado. Bakit kato? Nung araw, pag nagluto sila ng isda, isugba lang, tapos na. Ngayon kasi, pag nagluto ng isda, ang daming rekado. O, di ba? Kaya, isda na yung ulam mo, pero lagi namang mulay saksak doon, di ba? Tapos may mga seasonings pa. Kaya, alam nyo na.
Another one, he believed God to send fire from heaven. Si Elijah, yung kanyang paniniwala, niniwala siya na mayroong apoy na nagmula sa langit, babagsak sa lupa. At yun po'y makita natin sa 1 Kings chapter 18, verse number 32 hanggang verse number 38. Diba? Ang sabi po dyan, mga kapatid, verse number, iksiyan ko na lang, 37, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and thou hast turned their back again, heart again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering. Kalahin mo yung apoy galing sa langit ng praise Elijah, eh wala na makagawa ngayon na sa kahit mga yung mga nagsasaking mano, mga magagaling, nagpapagaling, mga pastor na iba dyan, mga bulaang pastor, yung mga bulaang mga apostol dyan ngayon, bulaang propeta, wala yan. Si Elijah meron, nagawa niya. Si Pinoy, yung apoy galing sa langit, baba. Eh ngayon, kahit sino manalangin, hindi na magawa niya. Yun po yung pananampalataya ni Elijah. Another one, he believed God to cross River Jordan on a dry ground. Naniniwala siya. O, di ba? Sa 2 Kings chapter 8, verse number, chapter 2, verse number 8. I'm sorry. 2 Kings chapter 2, verse number 8. And Elijah took his mantle and wrapped it together and smote the waters. Isipin niyo yan, yung kanyang balabal, ihampas doon sa tubig. My goodness, mahati yung tubig. Oh, tayo, hinampas din naman natin noong araw yung ating mga damit sa, ano, sa ilog. Kasi nga, naglalaba tayo. O, di ba? Kung lalaba yun. Eh, noong araw, pag naglaba yung mga tao sa tubig, grabe, hinampas. Tapos, nakuha pa ng paluwak na ano, yung hindi ko alam bakit pinapalo yung ano yung damit, kaya lalong masisira. No? Simple yan. Kaso lang, si Divine, si, ano, si Elijah, ha? He smote the waters and divided the water so that they too went on the dry ground. Nakalakad sila doon sa tuyong ano, lupa. Sipin mo yan, yung ilog hatiin mo. Grabe. Another one na makita natin na bakit si Elijah kagaya natin, kagaya mo at kagaya ko. Okay? Una, kita natin yung kanyang pananampalataya. Pangalawa, the struggles of Elijah. Lahat tayo ngayon, whether you like it or not, we have somewhat, whether small or big scale of struggles. Amen, mga kapatid? We are struggling. Hindi na po pwedeng hindi. Elijah was human being just like us. He struggles with problems, anxieties, worries, stress, depression. Meron niya, nemic. Iiyak din si Elijah. Kakaya din umiiyak. Meron namang umiyak dito dahil hindi nakalabas ng bahay. O diba, hindi nakapag-molding, hindi nakapanood na kung ano-ano, diba? Alam niyo mga patid, ganun po yan. Ito yung tinatawag na sense of helplessness. You cannot help. Kita mo yung mga namatay, hindi na pinaglalamayan. Malamang nalang ng anak, nabayan ng mga kamag-anak, sulog na. Grabe, diba? Feeling of abandonment and the sleeplessness that characterize depressions are not foreign in the Bible. Hindi po foreign sa Biblia yung mga yun. Opo, nasa Biblia po yan mga kapatid. Kaya nga sa sulat ni Job, kung lumalayo po ito, pero tingnan natin ano, sa Job. Pero sinabi si Job na maganda eh. Job chapter 3 verse 11. Sabi ni Job, tingnan nyo ha, Job chapter 3 verse 11. Nakapagsabi na ba kayo ng ganito pag kayo may problema? Sabi ni Job, why died I not from the womb? Bakit hindi pa kasi ako namatay nung sinakupunan pa ako ng nanay ko? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Bakit kung hindi ako, pinatay na Diyos nung ano, pagkasilang ko? Ang tao ba nung pagka-problemado, di ba? Sana patay na lang ako nung bata pa ako. Eh, pasalamat na nga, buhay ka pa hanggang yun eh. Amen? Ibang tao nga ngayon, nagpipray, sana maka-COVID ako eh. Sipin mo na lang yun. Tanungin mo naman, bakit gusto mo makawin? At least,
mamatay ka na mahal ang nagastos mo. Pagkira. Hindi nyo ba alam pagka na-hospital yung tao, yung COVID? Yung mga PPE lang, nasa 600,000 na yun. Yung tawag doon, nagamit lang ng doktor. Wala pang medisina doon. Yung uniformila ng doktor na proteksyon nila, 600 plus na yun, 1,000. Kaya pag namatatawa yung milyonaryo, eh iba gusto magka-COVID para at least namatay silang milyonaryo. Ibang pipira. Iba na mentalidad ng mga tao na yun, may tama na. O, di ba? So Elijah's battle with his emotional problem occurred after his great victory at Mount Carmel. Noong nagkaroon siya ng tagumpay, nagkaroon siya ng emotional problem. Alam niyo mga tao, mga batid, nagkakaroon niya ng emotional problem kung sila'y magproblema o kaya man sobra sa tagumpay. Ganun po yan. Na-overdose sa tagumpay o talagang lumbok naman sa problema. Okay? Physically exhausted and emotionally drained, he was afraid and ran for his life. Natakot siya sa ano, kay Ahab at saka sa asawa ni Ahab. Baka ipapatay siya. Eh, takot siya. Ibig sabihin, kahit magaling ang pananampalataya ni Elijah, takot din siya ipapatay. Kahit naman siguro sa atin dito, wala namang gustong mamatay. Takot. Oh, kaya takbo si Elijah eh. His depressed emotions had convinced him that he was the only one left alone serving God. Akala niya siya na lang yung isang nagliligo. Hindi ho mga batid. Diba sa Facebook kung makita niyo, sabi ni Satanas, oh, kita mo, napasarap ko mga simbahan. Sabi niya kay Kristo, di ba? Sabi ko man ni Kristo, mali ka dyan. Oh, diba? Sabi niya, bagay naman, mali ka dyan. Ang mga simbahan, gumamit. Eh, may mga patid? Sandang, eh, iwa ko kung totoo nun sa ibang mga kapatigan. O, di ba? Nakita ko lang yun. So, ito ko yan, mga patid. Another one. So, si Elijah ni pananampalataya, struggling siya sa kanyang buhay. At dito rin natin makita that Elijah, the success of Elijah, ito po yung God's will. Lahat po ng tao, mga patid, ay mayroon pong tinatawag na success story. Bawat isa kong tagumpay, hindi na lang perfecto. Alam na naman magtagumpay ka sa negosyo, sa trabaho, sa sports, sa pag-aaral, sa tawag doon, pagpamilya mo. Hindi po ganun. Maaaring magtagumpay isang tao sa negosyo, hindi naman siya tagumpay sa kanyang pagpapamilya. O, di ba? Nagtagumpay siya sa kanyang pag-aaral, bigok naman siya doon siya magtrabaho. Nakita mo yun? Ang daming mga valedictorian, my goodness. Mahirap. Pero yung mga hindi nakapasa, ang yayaman. O, totoo yan. Doon ka magtataka sa takbo ng buhay. Yung iba, kung laude, sumaong laude, di ba? Nagtrabaho sa ano, sa malagarang kumpanya, hirap din. Pero yung nagsaka lang, milyonaryo. Kaya na eh, hindi mo masabi ang tagumpay ng tao. God has a plan for us. Amen, mga batid? God has a plan for us. Pero makinig din kayo. Each, every one of us, or we have our own plans. Amen? Meron tayo kanyang-kanyang plano, lalo na bago magkaroon ng ano, ng tawag doon, ng ECQ. Bawat isa sa atin ay mayroon kanya-kanyang plano. Ang plano natin, magbakasyon, mag-swimming, mag-travel. Diba? Ang dami. Ang dami tayong plano. Alam niyo mga patid, ang Pilipinas, ilan ang population? 109 billion. Tama pa ako? Yun ang estimate ka naman. Ano? 109 million Filipinos. Lahat yan may plano sa bakasyon. Mamista, punta ng Boracay. Eh kahit may kaming sa Boracay ngayon, hindi ka makaligo. Nakita mo naman, libre, pero hindi ka pwede maligo. Yung mga nandoon sa Palawan, ang gaganda ng mga beach doon, bawal din maligo. Kahit na doon ka na standard. Kita mo yan? Pinagbawal. Kaya ibig sabihin, kahit may plano ka,
sira ang plano mo. Ilan ang population ng buong mundo? 7.9 billion. Estimate lang nyo. 7.9 billion. Ibig sabihin, 7.9 billion people in the world equivalent to 7.9 billion plants. Lahat yan, nagpa-plano po yan mga padel. Amen po ba? Lahat yan, may kanya-kanyang plano. Pero, ito po yan. Yung 7.9 billion plants are being cancelled by God. Kinansila ng Diyos yan. Bawat isang plano na tao sa buong mundo, kansilado lahat. Sino nagpakansila? Ang Diyos. Yung gusto magpa-dedicate ng sakyan, bibili ng sakyan, cancel. Yung magpatayo ng bahay, cancel. O, di ba? Kita nyo sa amin. Mga nakausulit ng mga bata, yung mga bahay ko, wala eh. Cancel. Yung nakabili ng sasakyan, pagkatapos noon, hindi niya may takbo, hanggang labas lang talaga. Labas, pasok, labas, pasok. Yun lang. Hindi makalabas ng tayo-tayo or saan lugar. Ganun lang talaga mga kutin. So, ulitin ko ha. The world's population is 7.9 billion. Therefore, 7.9 billion plants are being cancelled by God. And we have no power over or against the will of God. Kaya yung 7.9 billion plants are useless. Unless God will bring it to normal again. Amen mga patid? Ganun lang kasimple yan. So ito, God has another plan for Elijah's recovery. After the struggle of Elijah, may plano ang Diyos sa recovery. Kagaya din sa atin ngayon, mga nawalan ng trabaho, di ba? A displaced person, may mga problema, kaya uso na ngayon yung mga akyat bahay, di ba? Dati nawan, nakawan, marami, di ba? Dati na lang kasi yun eh, nagugutom eh, nagpapalimos. But God had another plan for us to recover. Ito po yung kay Elijah. Balikan po natin yung 1 Kings. 1 Kings. Chapter 19, verse number 5. Ang sabi po dyan, and he lay and slept under a juniper tree. Akalain mo, ang purpose pala ng Diyos para makarecover si Elijah doon sa kanya, nangyayari sa kanya, ha? As he lay and sleep under the juniper tree. Tulog lang mga patid, rest ang kailangan ko. Okay, para makarecover tayo morally, spiritually, socially, kinakailangan po natin magpahinga, rest. So natutulog po doon si Elijah. Noon ang mga tao po ang complain, ang hirap po makatulog kasi nga wala na kung oras, puro trabaho. Ngayon puro tulog at kain ang kailangan mo. Sumubra na sa tulog eh. Di ba? Bakit? Para makareduce ng pagkain. Sumubra na yung tulog. Eh wala kang exercise eh. Kahit kailangan makunti ang kainin mo, dahil wala kang exercise, wala kang movement, talaga ang tiyan mo. Ako nga sabi ko, wala namang dinagdag sa pagkain ko, lumalaki yung tiyan ko eh. Oh, bakit? Wala kang exercise. Paano ka makatakbo? Unless makipagkabulan dito, unless maganda dito, malaki ang space dito, ano, matakbuhan kayo, avoid it. Kapag lang kayo mahuli. Sinuhuli at tayo din jogging. Okay. Another one. So rest, nutritious food. Yan po yan, mga dad. Ang sunod dyan, and the angel touched him, verse 5, and said unto him, arise and eat. Isipin niyo mga dad, itong si Elijah, iba. Napakalupit nito. Ang nanuluto sa kanya, ang hirap. At ang tagagising sa kanya, anghel. Ginising siya ng anghel, kain na, Elijah. Dati-dati, ang nabigay sa kanya, Raven, yung uwak, nagreklamo siya. Kaya bago na yung nagawa sa kanya ng pagkain, anghel na. Pagaling, ano? Siguro sa atin, Elijah, Panginoon, bigyan mo naman ng pagkain, pambira, ano, bigyan mo ng uwak na yun eh. So, di ba yung medyo maganda-ganda ng mga itsura? Yung binigyan, no? Anghel na nagluto sa kanya. And the law, verse number 6, and behold, there was a cake baked on the coals and a course of oil at his head. O, di ba? And he did eat and drink and lay down again. Kumain at natulog.
tulog, kumain at tulog, kumain at tulog. Ganyan ang ginagawa natin for 1.5 months na yata. 1 month na ba tayo? Oo. Oh, ano na, di ba? Sobra na eh. So, ano ang ginagawa ng tao? Pero mga kapatid, hindi puro physical ang pagkain ang kailangan natin sa panahon natin. Amen. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. Amen. 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 But by the word of God. Halinawa, marami kayong panahon kumain ng salita ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, yun po yung pagkain natin spiritual. Nabusog yun na yung inyong physical, dapat busokin natin ang ating spiritual, mga kapatid. Another one. Verse 7, 1 Kings chapter 19, verse number 7, ito po yung change of place or scenery. Binago ng Diyos. Kung puro nakita ni Elijah yung gulo doon sa Israel, binago ng Diyos yung scenery. Yung lugar, binago. Kaya mga patid, kung sa bahay ninyo, puro lang kayong television, puro lang kayong gadgets, baguhin mo. Buksan mo naman yung libro, buksan mo yung Bible. Baguhin mo. O, di ba? Kasi ang mga tao yun, nakukuyat. Another one. God talking to him. So, para makarecover si Elijah, ang Diyos ay nangusap sa kanya. Verse number 9. Sabi ko dyan, 1 Kings chapter 19, verse number 9. And he came there into a cave and lodged there, and behold, the word of God came unto him. Dumating yung salita ng Diyos. And he said unto him, what doest thou here, Elijah? Elijah, ano ang ginagawa mo dito? Sipin mo yung mga dito. Anong ginagawa mo dito? Pero alam niyo ba na si Elijah, mula noon sa, di ba, kumain siya, tulog. Yung kainin niya na yun, grabe, umabot ng 40 days and 40 nights, busog siya sa pagkain niya. Yung niluto ng ano, ng anghel. Tingnan niyo ha. Verse number 7. 1 Kings chapter 19, verse number 7. And the angel of the Lord came again the second time and touched him. Arise and eat. Ginising siya ulit na makatulog na yung pangalawang tulog ni Elijah. Ginising siya ulit ng anghel ng Diyos. Bumangon ka na at kumain ka. Because the journey is too great for thee, and he arose and did eat and drink and went in the strength of that meat 40 days and 40 nights. Isipin mo, grabe yung kain na yun. Isang kainan lang o dalawang kainan. Aabot yung lakas mo ng 40 days and 40 nights, naglalakad siya. Eh kung kayo tanungin ko, sa isang oras kaya, Brother Teresa, ilan kayang kilometro ang malakad? Isang oras? Mga dalawa pa siya. Dalawa. O sabihin na lang natin, kung babae si Elijah, ang lakad noon, isang oras, isang kilometro. Pwede na yun, ano? Isang oras. Ibig sabihin, kung si Elijah ay maglakad, mula 6 ng umaga hanggang 6 ng gabi, 12 oras yun. So, wag na lang natin sabihin 12 oras, 10 oras na lang. Ibig sabihin, mula tropical, nasaan muno si Elijah mamayang gabi. Tama? Hapon. O, hindi siguro ang muno kasi 16. Lampas pa, sir. Hindi, ano lang yun. 16 yata lang muno eh. Hindi, galing dito. Ano lang. Doon sa ano, sa may tropical. Tropical to ano siguro, sa may... Bilya. O, di ba? Bilya. Ganong kalayo. Sa isang araw, ganong kalayo ang ilakad ni, ano, ni Elijah. Ibig sabihin, sa loob ng 40 days and 40 nights, nakarating ng Bicol si Elijah. O, di ba? Nakarating si Elijah, ganon ang lakad niya. Isang kain, naglakad siya, walang kain-kain ulit, nakarating ng ganong kalayo. Bicol. Subukan mo may brother dress mo lang at malalaman natin. Okay. Ganun po yan. Diba? So ito po yan mga brother. So nakipag-usapan nyo sa kanya. Pumunta na siya doon. Another one para makarecover si, ano, si Elijah. Hindi lang yung food, nutritious food, hindi lang rest. Change of place. Nakipag-usapan Diyos. Fresh experience with God.
Tanong ko sa inyo, do you have a fresh experience with God? Pwede ba? Bakit mga kapatid? Nung nandoon siya, verse number 10 to 13, nakipag-usapan niyo sa kanya dyan. Okay? And lastly, naka-recover si Elijah dahil mayroon siyang tinatawag na renewed sense of purpose and new goals. Tingnan niyo po sa 1 Kings 19 verse number 14, ang sabi ko dyan, and it said, sabi ni Elijah, I have been very jealous for God, for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant. Oh, 1 Kings 19. Diba? Throw down the altars and slay the prophets with a sword, and I am left, and seek my life to take it away. Oh. Pagkatapos niyan, kaya nagkaroon ng panibagong purpose si Elijah, renewed sense of purpose and goals. Sabi ng Diyos, pumunta ka, Elijah, at tawag doon, ang gawin mo ay kausapin mo yung susunod. Sorry, nawala ko. Pinati. 1 Kings 19. Verse number 14. Yeah. Sabi ng Diyos sa verse 15, and the Lord said unto him, go return to, on thy way to the wilderness of Damascus, and when thou comest, anoint Hazael to be king over Syria. Isipin mo yan. Ito na yung bagong purpose ni Elijah. And anoint. I-anoint niya siya ano? And Jehu the son of Nishi shall thou anoint over king of Israel. And Elisha, di ba si Elisha, thou shalt anoint to be the prophet in thy room. So kaysa mamatay ka, kung bumalik ka sa iyong pinagdaanan, i-anoint mo ito at yung papalit sa iyo. Sinunod ni Elijah. Yung po yan, renewed sense of purpose and new goals. So harin na mo mga kapatid sa mga panahon na ito para makarecover tayo doon sa mga loss natin. Maring sabihin mo, na-loss mo yung trabaho, pera, o diba, so on and so forth, maraming bagay, memories, mga lakad, so on and so forth. Pero mga kapatid, God is the purpose. Gusto ng Diyos na lahat ng tao sa mundo makarecover spiritually. Na pagkatapos nito, ay magkaroon ang mga tao sa buong mundo ng renewed sense of purpose and new goals. Na sila, na tayo, na mga tao, ay magkaroon ng personal experience with God. Amen. Yun po yan mabali kung bakit nangyayari ito sa buong mundo. Kaya kung napangyayari kay Elijah, mangyayari din sa panahon po natin. That's why Elijah is just like a man, just like you and me. Meron siyang pananampalataya sa Diyos, may struggle sa buhay, but the end of his life, God gave him success. At ang Diyos ay magbigay sa atin ng tagumpay. Huwag lang tayong lumayo sa Panginoon. Tumayo tayo. Heavenly Father, we thank you so much na napag-aralan namin ang buhay po ni Elijah. A very good story of the prophet na kahit napakatindi ng kanyang pananampalataya, pero wala siyang kaibahan sa atin. Wala. Kaya dalagi ko, Panginoon, na sa mga oras na ito, we have this kind of struggles in life. Para bang sa ngayon, we are just prisoners in the four corners of our house. Mahigit pa kayong mga hayop na kakalakad
Dati tinukulong namin, dahil kami naman ang nakukulongan. Kaya, dalayan mo Panginoon, after this, we have a renewed sense of purpose and goals. At haring nawa, mga tao sa buong mundo, hearts, O Lord, na pagkatapos nito ay maging malambot ang puso ng bawat isa all over the world na makinig ng inyong salita at tumanggap sa inyo, Panginoon. Kaya gamitin niyo rin po kami na mga anak ninyo na pagkatapos na ito, yung marching order po ninyo to go into all the world, gagawin po natin ito, Panginoon. Kasi may patakaiba po yung tinatawag na social media evangelism. But there is a great difference between on the ground, kami mismo, personal touch. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na kami, na mga anak ninyo, na-refresh na kami, na-energize, refuel. Arinawa, pagkatapos po nito, everything will go normal. Yung reflexes po namin in discipleship, in surviving, ay manumbalik lahat at lalo pang magsuligasin pa rin. Lord, I pray for our land, our country. Heal our land, O God. Mula sa aming presidente, mga namumuno namin, lahat, mga government officials, at yung mga frontliners namin, ingatan po, Panginoon. Mga kababayan natin, galing sa kapamahala at disgrasya, galing po sa mga anak po ninyo, Panginoon. Provide the needs of each every one of us. At ilayon nyo kami sa kapamakan, sa sakit, sa disease and viruses, Panginoon. Arinawa ay malampasan po itong lahat ito, Panginoon. At pagpalain nyo po ang bawat desanya. Materially, financially, and spiritually. Lahat ito ang inadalangin pinagsalamatan sa madami sa Panginoon Kristo sa aming Diyos sa paligtas. Amen. God bless us all.